Ayun, magandang araw po sa ating lahat, mga ka-sniper. Ngayong araw, i-share ko lang sa inyo itong nagpaabot ng video sa akin, yung nagsend ng video. At yung nilalaman ng video na to, nangihingi sila ng tulong, tika Quezon City sila. At yung kanilang tinitirahan, nasa tabing ilog. At nung nakaraang na bagyo, lumaki yung ilog, lumaki yung current ng baha, tapos nasira yung kanilang bahay. Ngayon, nung matapos na yung bahay, yung mupa na, nung magtatayo na sila ng kanilang bahay, inano na sila, tawag dito, pinagbawalan na sila ng security guard doon dahil nga sa squatter nga yun. So, walang magagawa. Pagka binawalan na, talagang kailangan nila sumunod doon. So, ngayon, nakikitira lang sila. Nakatira sila ngayon. Naandun sila sa ibabaw ng sa ilalim ng hagdan nung kumukuha ng video sa tabi ng CR. So, gumawa sila ng parang bubong, yung trapal. Tapos, inano nila, naglatag lang sila ng karton noon sila natutulog kasama yung lula, yung mga bata tsaka yung ginang, no, nabuntis. Ang problema dito kasi lima yung anak, may mga maliliit pang bata, buntis pa si madam. Ang problema, nilayasan siya ng asawa, iniwanan ng asawa. So yun ang problema doon. So kaya nangingi ng tulong. So, baka mayroong gustong mag-share para sa inyo diyan. Baka mayroong gustong mag-share ng blessings, ng tulong, no? So, kontakin niyo lang po ako. Kung gusto niyo magbigay ng tulong, kontakin niyo lang po ako. Si Astig na Pinoy, si Kuyesko, o kaya si Tropang Malasakit. Pwede niyo pong ipadala sa kanila 'yan, no? So, basta yung lang po, yung mga magbibigay ng tulong, so sana yung walang hinihinging kapalit, no? Kasi baka mamaya nagbigay ng tulong tapos mag-expect kayo na merong subscriber na maibibigay sa inyo, o merong mga ibang mga diyan sa YouTube channel nyo may bibigay. Ang tanging ma-share lang namin sa inyo, kung talagang gusto nyo, gagawa ako ng video, isesend ko sa inyo kung talagang gusto nyo, no? Kayo ang mag-upload, hindi na ako mag-upload, kayo na lang doon sa mga magpapaabot ng tulong para sa kanila. Okay? So, maraming salamat sa inyo, guys. So, panoorin na natin itong video na to. Ito, panoorin natin. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Joey Joy Delphine Family. Ayan, nais ko lang pong matulungan pong mag-iin na dito sa Agham Road, Quezon City. Ayan po si Ate Teta. Ayan, pangalan mo, Te? Ako po, si Rosita de los Reyes. Nakatira po ako sa Agham Road, San Roque, Dos, Bagong Pagasa. Yes, oo. Saan ka nakatira dati? Daasyan dati pa? Dito? Dito na rin po. Oo. Ano pa po, kay Marcos pa, nandito na. Ilan ang anak mo, titita? Ano po? Anim po. Anim. Oo, anim. Lahat? Lahat. Lahat ba? Oo. Isang lalaki. Ano, yung babae. Yung ano po, yung lalaki po, tatlo po yun, kaya lang, binigay ko na po nung nanganak ako, iniwan ko na po sa isputan. Hindi ko na po kasi kayang buwanin. Dati, saan dito yung bahay mo, titita? Dito lang din ba? Oo, ito. Ah, ito. Itong ano na to, dati niya itong kanya. Mga 90s pa ba? Bago na-relocate? Kailan mo kayo na-relocate? Ano, 20. Oo, 20. Pero yung bahay mo doon sa Montalban? 1,010. Pero ang bahay mo doon sa Montalban? Ang bahay ko po sa Montalban, iniwan ko po sa kanya, kaya lang. Nabahaon kasi ayaw ko po mamangong. Nabahaon lang basta. Ayaw ko pa po mamatay. Oh, ikaw naman rin. Pangalan mo. Ikaw si? Ito po si Rowena Nasi. Lingi po ko ng tulong. Ay, Papa Sniper. Ilang taong ka na?
I'm 30 years old. Oo. Ilan ang anak mo, Wing? Wala na po. Pang-8 yung binuntis niya, ayan, nuntis po yan siya. Wala po yan siyang asawa. Ayan. Ayan po yung bahay niya. Ayan. Na bumigay sa ilog. Oo. Ayan. Ay, Nadri, ang kuha na naman ang mula. Yung mga gamit niya, o. Ano, hulog kabilat, ha? Ayan yung mga gamit nila. Dito lang po sila natutulog sa tolda na to. Kasi bawal na po daw gawa ng bagong bahay. Kasi nga ang lupa na to ay relocate na. Pero ito si Wina, di pa to ano. Dito po to siya isinilang. Dito na po to siya lumaki. Ayan. Ayan po yung higaan nila kagabi. Ayan. Ayan. Okay lang din. Ayan yung tolda nila, oh. Dito lang yan malapit sa may CR namin. Prince, mahulog ka, Prince. Ako matras. Ate, tita, ano yung ano mo nga, yung hanap buhay? Ang hanap buhay ko po, nanilimus lang po ako sa kalsada. Para may pagkain. Tapos yung anak mo, Weng? Yung dodot mo? Mga ngalakal lang. Mga ngalakal lang po. Ayun. Nagtatapon sa gabi. Para may pagkain. Almasan nila ko na bukas. Tapos ito yung kaagapay niya, nag-iigib ng tubig. Kung ano-ano pa, nagbabantay ng maliit na bata. Ayan. Ito lang po, hinigaan nila, upin na upin. Malaya sila dyan napasukin kasi walang harang. Ayan po. Maraming salamat po sa iyo, Papa Sniper TV. Salamat po. Oo. Papa Sniper. Po, yan yung ano nila, gamit. Tapos ito yung mga hinigaan nila kagabi, pansamantala. Diyan po yung bahay na bumigay doon sa ilog. Ayan, ito po yung nanay niya na yung hanap buhay po ay pamamalimos lang. Yan. Hindi po niya yan kinakay kasi doon po sila nabubuhay. Kaya ayun, ano po yung masasabi mo, titita, doon sa ano? Kay doon po tayo lalapit sa... Yung kilala ko lang din kasi... Ayun, kayo Papa Sniper TV. Ayan, hingi ka ng ano. Hingi lang po kami ng tulong para makapagkaran sa mga hinaan. Kasi mahaba po yung iba na ang bahay na matulungan. Hindi rin po ako ngayon makapanlimos kasi ang dami-dami takos. Kaya ito na ipon kami dito. Ang bahay na wala na. Kasi yung anak mo, may mga anak tatlo. Anak ko, may anak na tatlo, may maliit, buntis pa. Iniwan ng ano? Iniwan ng asawa. Asawa. Yan po itong mga anak niya, o. Ayan. Sana po, matulungan niyo kami kahit na papaan. Ayan, kami po yung ano, lumalapit po sa'yo. Kay ano, kay Papa Sniper TV. Papa Sniper. Ayun. Oo. Ano nga, pangin nga dyan. Ito po yung anak niya na buntis. Ayan po siya, oh. Iniwan ng asawa. Ayun. Anong sabihin mo lang, Wing, na ano? Papa Sniper TV. Sana po, Papa Sniper, matulungan niyo po kami. Ayan. Ito po yung anak niya, oh. Ayan. Ayan po, dito lang po sila sa may hagdan namin. Ito CR na to, oh. Diyan lang po sila natutulog. Tagpi na lang. Ayan po. Ayan, tulda. Kasi bawal na sila mag-ayos ng kahit ganito man lang maliit. Bawal na sila mag-ayos. Ito yung gamit nila, oh. Tinabi nila si Santo Niño. Ayan. Tapos yung dito, oh. Ayan, ano dot? Padaan mo na ko, tips. Ayan, yan ilinis nila. Bumigay kasi dito sa ilog. Ayan, o, oh, yan yung...
kahapon, tapos kinuha nila yung mga kahoy kasi baka daw kukunin. Ayan. Dito po sila nakatira kaso bawal na magtayo daw. Ayan po. So ayan mga ka-sniper, na napanood naman na natin yung video. So abangan nyo yung ano nito, yung part 2 nito sa September 23. Yung pagpunta namin doon sa lugar na yan. So titingnan ko kung kaya kong i-live siya sa dito sa YouTube, ilalive ko siya. Pero kung alanganin at walang maisama na kukuha ng walang magka-camera, so hindi siya mailalive, no. So abangan niyo lang sa September 23, umaga po 'yan dito sa Pinas. 'Yun ang schedule namin doon sa kanila. Okay? Doon naman sa mga magpapadala ng tulong, message lang po kayo. Pero sana yung magbibigay ng tulong yung po yung galing sa puso, no. Yung wala pong hinihingi kapalit, no, kasi kami po wala kaming may papangako ng kapalit diyan sa ibibigay niyong tulong para sa kanila. Okay? Yun lang mga ka-sniper, maraming salamat sa lahat ng mga magbibigay. Maraming salamat sa inyo, no? Okay. Bye-bye.